Sir, ang skin cancer po na yun ay dahil sa aking nunal sa paa na buhay. So, ngayon po yung aking nunal sa paa ay binayopsi po first time noong October at na-diagnose po siya ng suspicious melanoma. Then after that, pagkatapos po noon, kailangan po i-schedule ako para po sa aking operation. First operation po is November 24 at ang resulta po noon ay ako po ay may skin cancer. And then, nung matapos po yun, nag-take na po ako ng barley November. Yun po, dyan po nag-start ang aking paggamit ng barley. Nahanap ko isa-salit lang po. Kasi kaya. Ayan. Then po, nung mag-start na po ang aking pag-inom ng barley, marami pong test ang ginawa sa akin. Sobrang dami pong mga test, lab test, mga lahat ng klase ng mga test. Nandito po yung mga X-ray, MRI, mammography, and all different kinds of test. Lahat po yun, because of using barley, ay naging negative po lahat ng aking result. Pero hindi pa po doon natatapos ang aking pag-oopera. Na-schedule po uli ako ng December 30 para po tanggalan uli ang aking buong sakong. Kasi kumalat na po yung aking melanoma na skin cancer sa aking katawan. Then, yung pong tinanggal, December 30, na-admit po ako sa hospital. Marami pong uling exam na gagawin sa akin. And mas lalo ko pong tinaasa ng dosage ng pag-inom ng aking barley. Ginawa ko pong gabi, dalawa sa gabi, dalawa sa umaga. Ayan nga po yung itsura ng aking paa sa ating screen. Yan po yung aking melanoma sa aking sakong. At yan po yung first operation ko na ginawa sa akin sa hospital. Tinanggal po yung paa. Tinanggal po talaga yung sakong ko ng buhok. Kung makikita niyo po, kasi laki talaga ng lemon. Then, sumunod pong operation ko kasi laki naman ang mansanas. And then, patuloy po ang pag-inom ko ng barley every day, dalawa, tatlo. Then, sa loob po ng 1 month, nakita po yung resulta na medyo nabubuo na po siya, nag-heal na. At yun nga po, noong January 20, piyesta po namin sa amin, sa Lipa City, nabuo na po siya. Ayun po yung nilabas yung resulta sa akin na ako po ay cancer-free. Pero po, bago po yan, kailangan ko pa po kalbuhin din sa likod ng buhok ko kasi gagamitan po ako ng sasagawa po sa akin ng crafting. Yung pong tatanggalan ng skin sa isang part ng katawan para po itapal sa paa. Pero po, in God's grace, hindi na po natuloy yun. Kasi nga po, napakaganda na naging resulta sa pag-inom ko ng barley. Hindi na po natuloy yan. Bali, nagkamali lang po sila na gawin na ako'y kalbuhin. Pero hindi na po natuloy kasi nga gumaling na po ako. Ayun po, talagang napakagaling po ng barley. Una si Lord, lagi po tayo nagdadasal. At ang isa pa rin po, after ako po ay 50 years old na, kung niyo po natatanong, 3 years na po akong menopause. At sa ngayon nga po, pagkalipas ng aking, ayan na po ngayon yung aking paa, healed na po siya, nabuo na po siya, may laman na, talaga pong nag-grow na. At maayos na po ako nakakalakad at by next month, balik na po ako sa trabaho ko. At talaga pong napakagaling at napaka-powerful ng ating barley. Nakaka-boost po siya ng immune system. At saka po, mabilis po siyang maka-heal ng mga sugat. Kaya po kung ngayon, yung pong kalipas ng pag-inom ko, ako nga po ay nagkameron uli ng menstruation. Kaya po ngayon, balik na naman po ang aking menstruation. At sa lipas po ng 4 months na aking pag-stop working, ako po ay masigla, hindi po ako nakaranas ng depression or anxiety. Dahil po dito sa Paris, pag po ganyan, stop working kayo. At yun nga po,
sa stop working na yon, wala pong trabaho, wala pong may darating pong nurse every day para linisan. At sa hospital po, sa totoo lang po, sobrang mahal po ng binayaran po dyan ng government dito sa Paris. Inabot po ng 12,000 euros. Pera pa po yung mga pang tapal or pang pants mo sa aking pa. So yun po, at ang iiwanan ko po sa inyo ay talagang napakabuti ni Lord. Kailangan po nating manalig sa Kanya at sana po ma-inspire kayo na gumamit ng Amazing Barley kasi sobrang galing po nito sa ating katawan at hindi po kayo, lalo po kayong sisigla at lalakas. Ayun lang po.